So, yo, what's up guys? Welcome back to my channel. So, aLdrin'S TV Inside. So, for today's video, hindi tayo magbibigay ng tip. Ngayon, magti-trip tayo ng pagkain. So, ano ba yung, ano yung pangkarimo na pagkain dito tuwing umaga? Tara, samahan niyo ako. Let's go! So yun nga no, mga ka-tallsies to, mga ka-boom-boom dyan. So dito sa Middle East kasi, pagka ganitong umaga, kunyari nahihirapan kang pumili ng mga pangalan nito. Tawid muna ako ba? Ano? Yan. Kung nahihirapan kang pumili ng pagkain tuwing umaga kasi dito sa lugar ko, bibihira ang Filipino restaurant. So pupunta ako ngayon sa isa sa pinaka-paborito kong kinakainan, ang Indian food. So samahan niyo ako, tawid-tawid tayo guys. So yun. Walking distance lang kasi ito papunta sa bahay ko. So, malapit lang. Siguro mga 5 minutes lang na makakarating na ako dito sa kainan ko na ito. Tuwing umaga or pagkatapos kong maggaling sa trabaho. Sorry sa ingay, nasa labas kasi ako. Yun, pagkatapos ko ng trabaho, pupunta ako dito para kumain. Kasi nga, bukod sa mura na, marumi na, mura na, masarap pa. Yun ang hinahanap ko sa isang restaurant, yung mura na, marumi na, masarap pa. So, samahan nyo ako, konting-konting lakad na lang, makakarating na tayo ron, okay? So, time check nga pala mga kaibigan, no? So, ito, alas 6 pa lang umaga, kita nyo naman, dilim-dilim pa. Dito ako ngayon sa lugar ng Jahara. Ayan. Madilim pa, wala pang tao, kaya hindi pa ako nahihiya mag-vlog. Hindi, joke. So, ayan. So, alas 6 umaga, malamig, sobrang lamig talaga. Tumutulo na yata ang sipon ko, hindi ko lang napapansin. Kaya shoutout nga pala. Pero nga pala, salamat at Merry Christmas nga pala sa lahat. Maraming salamat nga pala sa pag-support na kay aLdrin'S TV. So ito, malapit-lapit na ako sa sinasabi kong Indian restaurant. Almost everyday na yata ako makakain dito. Kaya kilala na ako ng mga staff dito. Kasi nga, na-vlog ko na rin to dati. So guys, ito yung sinasabi kong Indian restaurant sa Jahara. So kung di nyo pa napupuntahan to, pumunta kayo dito kasi mura na, marumi na, masarap pa, sangkap pa. So regular customer ako dito, kaya pag upo ko pa lang, alam niya na ako ano, kung ano bibiliin ko. No? Tara, pasok tayo sa loob. So yo guys, andito na ako sa loob ng Indian restaurant. So samahan niyo ako makikain. No? First, vlog mukbang ko ba to? Yes, mukbang kung tawagin na rin siguro to. Hindi, share ko lang sa inyo yung pangkaryo na pwedeng ordering natin dito. Pwede natin kainin tuwing umaga kung walang Filipino food sa lugar nyo, lalo na kung nasa Middle East ka. So mas maganda pumunta ka sa mag-try ka ganito, mag-try ka ng mga ganito pagkain. Walang masama kung magta-try ka ng mga pagkain ng ibang lahi, kasi yung iba nga, ibang lahi nga nagtatry ng pagkain natin, tayo pa kaya? Kaya guys, huwag kayong mag-hesitate tumikim ng pagkain ng iba, kasi malaking bagay yun, nag-explore ka sa pagkain, di ba? Malalaman mo kung anong lasa, ano feeling ng pagkain na yun, sa anong mararamdaman pagkatapos mo kumain. Yun ang malapit doon. So, ito yung sinasabi ko na pwede natin kainin tuwing umaga. Ito yung tinatawag na chapati sa, or parota or chapati kung tabagin nila. Ito para itong pandesal, kaya lang pinrito nila. Parang piniprito or ano. Tapos ito yung sinasabi na beef fry. Na basta beef fry, hindi ko alam kung paano to. Tapos ito yung mga side items nila, kung ano yun, basta sibuyas, pipino, croquette leaves, onion. Panghaluy yung pamatid umay. Tapos ito yung sauce nya. Tapos ito na may isang sinasabing dal. Kung sa Pilipinas, ito yung tinatawag na hindi goto to. Hindi goto to, ano to, tawag dito dal. Ito yung parang munggo sa atin, kasi kalasa siya ng munggo. Or, yes, pag-compare ko siya sa munggo. So, yan yung tinatawag na dal, na parang kung titignan mo is parang goto, di ba? So, guys, tara, samahan niyo ako, mag-food trip tayo. So, yan ang tinatawag na beef fry with dal. And, yan, bahala lang kayo kung anong tawag niya, kasi hindi ko rin alam talaga kung ano yung pinakatawag niya. Usually, yan ang kinakain ko tuwing umaga, kasi nga, bukod sa mabigat sa tiyan, para siyang pandesal, promise. Para siyang pandesal. Yun ang pinakamalapit kong explain. Kung wala ka naman budget, kung nagtitipid-tipid tayo bilang isang, alam mo na, bilang isang OFW. So, ito lang, itong chapati lang, lagyan mo na siya ng tea with milk, okay na, panalo ka na doon.
So ayun guys, tapos na akong kumain, no? Simut to the bone. So ito nga siya, oh, bagsak. Yan, bagsak ang dapat na bagsak. So yun, sinare ko lang sa inyo. O nga pala, hindi ko na pinakita sa inyo kung ano yung kung ano yung ginagawa ko pa kumakain. Nakakaya naman na pinapanood nyo pa ako kumakain. Kumain, diba? So nakakano naman yun. So sinare ko lang sa inyo kung ano yung mga pwede natin kainin tuwing umaga dito. Lalo na kung alam mong walang Pilipino food dyan sa tindahan, sa lugar mo. Especially kung nasa Middle East ka. Ito yung pangkaraniwan na kinakain natin tuwing umaga dito. Meron pa isa yung kubus kung tinatawag, kung talagang budget na budget ka. Yung chapati, pwede pang budget meal na rin to. Haluan mo lang siya na ano, tea with milk. Laban ka na doon, di ka na magdadalawang isip doon. So ayun, maraming salamat nga pala sa malupit na pagsuporta lagi kay aLdrin'S TV. At sa mga nanonood na ng mga video, kahit alam na natin medyo mababa pa talaga ang mga views ng ating mga vlog. Maraming salamat pa rin. So have a nice day. Peace out, like, comment, share, at subscribe sa aking channel. Huwag kang mahiyang sumubok ng pagkain ng iba. Yan ang tandaan mo. Maraming salamat guys. Alright, alright, alright. Okay.